Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Habang abala ang inyong mag-anak sa paghahanda para sa maagang pagpasok sa paaralan at opisina, maaga rin naming ihahatid sa inyo ang mga pinakabagong ulat panahon. Sa inyo, Mommy, Daddy, Ate at Kuya, tutok lang dito sa amin. At para mabusog kayo sa impormasyon, mula po yan sa inyong paboritong weather show sa umaga. Ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, naghahatid sa inyo ng kumpleto at komprehensibong ulat panahon. Ang muli po ninyong makakasama at maghahatid ng mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Ngayong araw po ng Webes, July 13, 2017, ako po si Desiree Jonio. Maaga mang inulan ng ilang aparte ng Metro Manila ngayong araw, ang magandang balita, nariyan naman si Haring Araw at si Silip nga para bigyan tayo ng panibagong simula. Ang sunrise natin along Metro Manila, ganap po yan 5:34 ngayong umaga. Si Haring Araw naman ay lulubog, 29 na minuto, makalipas ang 6:00 mamayang gabi. Ang panahon, normal ngang pabago-bago, kaya naman ipinakikilala ang Weather Express. Ito po ang gabay sa pagbabalik-tanaw sa lagay ng panahon at mga epekto nito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kahapon nga umiral ang tinatawag nating ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone at nagpaulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon hanggang sa Visayas at sa Mindanao. Sa video nga nakuha ng ating taga-subaybay na si Nicasio Manzano Dalag, maaga pa lamang ay sinabayan na ng ulan ang kanyang pagbabalik bye sa North Luzon Expressway sa bahagi ng Bulacan. Si Carson Celio naman ng Daraga Albay, ipinost din sa Facebook account ng Panahon TV ang larawan ng makapal at pati na rin ng maitim na ulap na namataan kahapon. Abot din ang mga pag-ulan sa bahagi nitong Plaridel hanggang sa Giginto sa Bulacan. Ipinadala po yan ng ilan pa nating mga taga-subaybay. At para nga malaman natin kung magpapatuloy ba yung mga pag-ulang nakuhaan ng ating mga Panahon TV citizen correspondent at live na po nating makakapanayama. Ngayong umaga wala pong iba kundi si Pag-asa weather forecaster Hiner Ketlong. Magandang umaga Hiner, ano ba yung nilalaman ng inyong inilabas na 5 AM weather forecast? Magpapatuloy nga ba yung ating mga nabanggit na pag-ulan? Maraming salamat Des, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kabayan. Ngayong araw Des, wala po tayong bagyo o low pressure area na nakakaapekto sa ating bansa o saan man sa Philippine Area of Responsibility. At ang nakakaapekto po ngayon ay tinatawag nating Intertropical Convergence Zone. Ito po yung pagsasalubong ng hangin na nanggagaling ng Northern Hemisphere at Southern Hemisphere. At ngayong araw po, patuloy po itong naapektuhan ang Luzon at Visayas. At dahilan po dyan, ang buong Visayas po kasama po ang region ng, ganoon din po ang Metro Manila, Ilocos Region, may Maropa, Calabarzon, ganun din po ang Bicol at ang region ng Caraga ay direkta po itong maapektuhan ng Intertropical Convergence Zone at magiging maulap po ang kalangitan sa lugar na ito na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Ang nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, ito po yung nalalabing bahagi ng Mindanao at nalalabing bahagi po ng Luzon, ito po yung tinatawag Cagayan Valley, ay magkakaroon lamang po ito ng bagyang maulap hanggang sa maulap. Ibig sabihin po niyan, kung may mga pag-ulan man, ito po ay dulot ng mga thunderstorms. So ito po yung makita ng ating Doppler radar, 2 oras bago po ito mangyari, magbibigay po tayo ng thunderstorm advisory. At ayan, nalaman nga natin na magpapatuloy pala yung mga pag-ulan na dulot ng ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone, lalo na doon sa mga lugar na apektado nito. Huwag kalilimutan magdala ng payong at mga panangga sa mga tsansa ng pag-ulan ngayong araw. Hiner, nabanggit na natin yung ilang katangian ng ITCZ. Ano-ano pa ba yung mga factors kung bakit ito nagdadala ng mga pag-ulan na tila ba mas malakas ito ngayon kumpara noong mga pag-iral nito noong mga nakalipas na araw?
Unang-unang days, ano, pag sinabi nating intertropical convergence ng OITCC, ito po yung pagsasalubong ng hangin na nanggagaling po. Ito po yung trade winds yung sinasabi ko kanina, northeasterly wind at saka southeasterly wind. Pag nagsalubong po itong dalawang to, nakakabuo po ito ng kaulapan. At ito po, yung nakikita po yung figure ngayon ay nasa equator po yung araw sa ngayon. At kung makikita po nyo, dahil mababa po at mainit pong temperatura dyan, nakakabuo po ito ng mga kaulapan at nanggagaling din po dito yung mga low pressure area. Kaya isa po sa mga definition ng ITCC ay ito po ay tinatawag nating belt of low pressure area. Pagdating naman po ng buwan ng June at July, kung makikita po ninyo yung figure ngayon, at yung pong, ito pong axis ng ITCC ay nasa Luzon na po ito. Ito kasi po ay sumusunod sa axis ng araw. At pagdating po kung at pagdating po ng ganitong buwan, kung maalala nyo po kanina, yung sunrise natin ay alas 5:34 dahil mas mahaba pa rin po ang araw. At sumusunod din po ang ITCC doon. Subalit pagdating naman po ng December at January, kung saan nasa southern part na po ng Australia, o nasa northern part ng Australia, ito pong ITCC, sumusunod din po dito ang araw. Ang araw po ay nasa southern part ng Australia at ibig sabihin po niyan ay mas mahaba na po ang gabi dito sa atin dahil ang araw po ay nasa Australia na po yan o nasa southern part pa. Alalahanin po natin ang ating pong, ang Pilipinas po ay nasa northern hemisphere. Kaya kung makita po natin, ito po yun, mahaba po yung ITCC, halos kalahati po ng globe. Ang maganda lang po dito, ang naapektuhan lang po ng ITCC ay dito lamang po sa tropics, kumbaga sa tropical countries po ito. Hindi na po ito umaabot ng Taiwan. So mula po Luzon hanggang Visayas, hanggang sa Equator, hindi dito po sa may northern part ng Australia, ito lamang po ang naapektuhan ng ITCC. Kener, salamat nga sa napakagandang paliwanag na yan. Ano? Pero ilang linggo na rin nating napapansin na nagdudulot nga ng mga pag-ulan yung ITCC. Sa ngayon ba, inaasahan nating posibleng makaapekto itong habagat? Ano bang update kaugnay nito? Yes, sa unang-una po ito pong habagat sa ngayon po ay nakakapekto po ito sa may West Philippine Sea. Yung pong coastal waters natin dito ay may kalakasan na po itong moderate rough na po yan. Kaya pinapaalalahanan po natin yung mga kaibigan nating mga isda. Bagamat hindi po pinagbabawal ang mag-leg, iba yung pag-ingat po ang gawin natin dahil medyo may kataasan na po mga 2 hanggang 3 meter na po ang alon dito. Sa susunod na mga araw, mayroon po tayong nakikita rin itong circulation. Mayroon pong mabubuong bagyo o low pressure area yan. Yun nga lang po, ang maganda lamang po dito, nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Yun nga lang, hahatagin niya itong habagat. Kaya't mula po ngayong araw hanggang weekend po, by Sunday, asahan po natin medyo maula po, lalong-lalo na itong kanlurang bahagi ng Luzon. Mula po yan sa Ilocos Region, Metro Manila hanggang si Mimaropa, medyo maula po ito dahil direkta po itong naapektuhan ng habagat at nandiyan po ho yung ITCC. Kaya talos buong Luzon at Visayas, hanggang weekend po, asahan po natin may mga pag-ulan po tayong mararanasan. And then, nabanggit mo nga na posibleng magpaulan itong habagat at pati na rin yung ITCC ngayong weekend. Ang tanong ko, maaari bang mayroong sama ng panahon na makadagdag pa sa mga pag-ulang ito? Mayroon ba tayong weather disturbance na dapat paghandaan? Well, sa ngayong araw, this, wala tayong inaasang anumang bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Subalit, pagdating po ng bukas ang susunod na araw, mayroon po tayong namamataan ditong vortex o namumuong sama ng panahon. Yun nga lang po, nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung magpapalakas sa habagat. Dito naman po sa may East Philippine Sea, wala po tayo naman. May mga grupo ng mga kaulapan o may mga vortex dito, pero hindi po, wala pong indikasyon na magiging LP ito. Ngayon sa susunod na mga araw, mag-ingat lamang po tayo at maging handa po tayo dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon dahil ang habagat po ay magpapatuloy pong lalakas po ito. Ulitin lamang po natin, no? Ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Henrique Long, wala naman po anumang sama ng panahon na direktang makakaapekto dito sa ating bansa ngayong weekend. Pero isang sama ng panahon nga yung maaring makapagpalakas sa epekto nitong habagat. Kaya naman pinag-iingat yung mga residente at mga kababayan natin sa bahagi po yung sa kalurang bahagi ng ating bansa. At live nga po nating nakapanayam ngayong umaga, wala pong iba kundi si Pag-asa Weather Forecaster Henrique Long. Hiner, maraming salamat sa mga paalala at mga kaalamang ibinahagi mo sa amin ngayong umaga. Simula pa lamang po yan, magbabalik pa ang Panahon TV. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS. Thank you.